Ngayon ay naglagay tayo ng tubig dito sa ating kaldero. Lagyan natin ng dahon ng laurel, yung spring onions. Lagay tayo ng asin. At ang ating paminta. Yan. Lagay tayo ng dinikdik na bawang. Sibuyas. Isang bilog na sibuyas. Sunod natin ilagay ang ating pata ng baboy. So, ayan. Pakuluan muna natin siya ng hanggang sa lumambot. Okay? Takpan muna natin. Ito na mga langga. After natin pakuluan ang ating pata, ito na po siya. Tama lang yung lambot niya. Ayan. So, tanggalin na natin siya sa kaldero at patuyuin muna natin. Okay? Lipat natin siya sa isang lagayan. So, ito na ang ating pata. Make sure mga langga na mainit na ang inyong mantika bago ilagay ang ating pata. At syempre, handa kayo sa panangga. At katulad ko, natakot matalsikan. Okay, ilagay na natin ang ating pata. Ito kayo oh, para paglagay nyo. Ganun agad. Yay! Ayan mga langga, ang sikreto kung bakit hindi siya tumalsik-talsik ang ating mantika. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kahapon mainit, so naka-sun-dry siya ng 2 hours. And then ngayon, bago ko siya niloto, naka-ano naman siya, air-dry siya ng 2 hours din. So ayan, bago natin nilagay yung ating pata sa mantika, tuyo ko siya. Naka-air-dry ko siya. Kaya ayan, kung makikita nyo, kahit malakas ang ating apoy, walang tausik-tausik na naman yan. So ngayon, this is the moment of straw. Pwede daw i-skip mga langga kung takot kayo, pero ako kasi lakasan na ng loob yan. So ngayon, dapat nakaready ang inyong panangga. So okay, 1, 2, 3, go! So ayan mga langga ang ating crispy pata. Meron siyang suka, yung Knorr liquid seasoning, mas masarap pala siya pag yun ang gagamitin nyo. And then may bawang at sibuyas. Yun lang, napakasarap na sausawan. Promise, gagawin niya yan. Sobrang sarap.